Rosing! Cinderella yun ah! Oo nga! Andre, wala yun! Naiwan niya yung ano, sniper glass niya oh! Bosing! Si Cinderella yun ah! Oo nga! Naiwan niya yung sniper glass niya oh! Minix sinabi. Hindi ba sinabi niya? Oo! Oh. Close up! Bakit kaya tumatakbo yun? Ha? Bosing! Hinahabol, gwardiya ata yung mahabol. Baka hindi pa nagbayad ng sapatos na iiwan pa. Eh, ginawa mo pang, ano tawag doon, yung... Saplinter! Saplinter si Cinderella. Klepto. Okay. Iyan ba yung ano? Amuhin. Habang maamuhin eh. Habang maamuhin. Habang maamuhin, nakasimangot ka. Okay. Ito pala si Cinderella eh. Cinderella. Cinderella! Ano ka? Aga. Ano yung hawak? Ano yung hawak mo? First slipper, Bossing. First slippers? Oh, alam ko. Yan ang, yan ang slipper ni Cinderella talaga eh. Totoo ba yun? Yes, in the original Cinderella story, hindi glass slippers, first slippers talaga. Oo, oh, eh alam ko rin to eh. Parang itong mga kaibigan sa Cinderella, eh bakit ka ba tumatakbo? Kasi may curfew ako eh. Super strict si fairy godmother. Relax! Nandito kami tatlo. Relax ka lang, Brad. Inhale. Isipin lang. Inhale. 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 Inhale mo. Higit pa. Yan, o. Okay. Ang pinakasikat na marahil na eksena sa kwento ni Cinderella ay ang pag-iwan niya ng glass slippers na siyang pinulot naman ni Prince Charming at ginamit sa pagtukoy ng totoong identity ni Cinderella. Pero, tulad ng sabi nitong si Cinderella, eh may nabasa ako na sa original na kwento raw ni Cinderella ay hindi naman talaga glass slippers yung suot niya. Oho. Ang alam ko nga ito eh. Ano yan? Oh, fur. Fur. O mga balahibo. Kaya, eto ang unang tanong ko sa gabing ito. Sa original version ng Cinderella, gawa sa anong material ang sapatos na tinutukoy sa istorya? Fur daw, Bossing. Fur daw, Bossing. Fur! Yun din ang alam ko dahil lang, kasi nung unang panahon, nung binubuo yung kwento ni Cinderella, ang mga balahibo ng hayop ang madalas na gamit na material sa paggawa ng mga sapatos. Kaya yung original version, ang sapatos si Cinderella ay gawa sa fur. Pero, Bossing, yung pagkakaalam ko, hindi gawa sa fur. Fur? Hindi yung pronounce? Fur. Hindi raw gawa sa fur. O balahibo. Balahibo ang yari ng original na sapato sa Cinderella. Eh, saan daw? Kundi galing sa silk. Ha? Silk. Silk? Silk. Ayan, eto, Bossing. Silk o sutla. Uy. Dito raw gawa yun, ang original slipper ni Cinderella, doon sa istorya. Kasi si Cinderella kasi, prinsesa yan eh. Mm. Ang mga prinsesa, masisela ng mga paa niyan. Kaya silka o silk, ang pinasusutla, o basta yun, ang pinasusuot sa kanila. Silk? Yan. Hindi. Hindi silk. Kundi, itong slipper glass talaga ever since ang gamit ni Cinderella. Slipper glass. Paano gagamitin na yung slipper glass na yan? Sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga binago yung ano eh. Kung anong ginamit niya, ito talaga original. Slipper glass. Alam mo, kaya yan naman napili mo kasi kasing kintab ng ulo mo. Yung glass na sinasabi mo. Paano gagamitin ni Cinderella yan? Eh, glass yan. Babasagin yan. Baka mamaya pagtakbo nung mabasag yun, matibo pa yan. Ay, eto ang nababagay ng sapatos ng mga prinsesa, oh. Oh, prinsesa? Paano lalaki yung prinsesa? Nag-uusapan nga dito yung original version. Okay? Original. Ang alam ko, fur o balahibo ng hayop. Bossing,
makakontra lang. Self talaga yan. Sa inyong dalawa, makakontra lang. Glass talaga. Oye, tanungin natin itong mga kapatid natin. Ano sa tingin nyo? Gawa sa anong material ang slippers o yung sapatos sa suot ni Cinderella sa original version, ha? Breast blue! Kung sa tingin nyo ay fur. Breast green! Kung sa tingin nyo ay tama si Jose na silk. And breast red man kung tulad ni Wally, glass slippers talaga ever since ang nasa original na kwento. Get ready to vote! Pindutra! Ganda. Ito nga nga. Ito na. Ang pumindot ng red na glass slippers talaga, ang original, ay 67. Ang pumindot naman ng green na silk, ang sapatos ni Cinderella, ay 11. Ang pumindot naman sa blue na balahibo ng hayop o fur, ay 21. Ang French na si Charles Perrault ang nagsulat ng fairy tale na Cinderella. Ang original na manuscript niya ay in French, sa wikang French. At sa wikang French, ang salitang glass at fur ay magkahawig at magkatunog. Tuwing binabasa noon ang Cinderella story, may mga nag-akalang fur at hindi glass ang slippers sa kwento. Hanggang sa lumawig na lumawig at kumalat ang maling paniwalang fur ang nasa kwento at hindi glass. Pero pag titignan ang original na version ng French na salitang glass, ang ginamit ni Perrault at hindi fur.